Mabaylan, sa makabago at pag-unlad ng kasarian sa kasalukuyan, isinulat ni Mercy B. Abulo. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hugis mahirap, puno ng kulay at misteryo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago at hamon ng panahon, may mga katulad ng Babaylan na patuloy na naglilingkod bilang mga gabay at tagapagtaguyod ng pag-unlad at pagbabago sa usaping gender and development o GAD sa kasalukuyang panahon. Ang mga Babaylan ay sinaunang manggagamot, tagapamagitan sa espiritualidad at punong guro sa kasarian. Sila ay may mahalagang papel hindi lamang sa pag-aalaga ng kalusugan ng mga katawan, kundi lalo na sa paglilinaw ng kabatiran at kamalayan hinggil sa kahalagahan ng pag-unlad ng mga kababaihan at iba't ibang sekswalidad. Hindi lingid sa ating kaalaman na masyadong mababa ang pagtingin ng mga tao noon sa mga kababaihan. Batay sa sinaunang panahon, ang pangunahing gampanin ng mga kababaihan ay mag-alaga ng pamilya at gawin ang mga gawaing bahay. Hindi rin nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang mga kababaihan. Kung ating babalikan ang pre-colonial o panahon bago dumating ang mga mananakop, ang mga tribo ay may mga tinatawag na binukot. Ito ang mga kababaihang itinago at tinuturuan ng mga oral at tradisyon bilang tagapag-alaga at tagapagpatuloy ng kultura at tradisyon. Ang mga binukot ay sinasabing may kapangyarihan din sapagkat pinapalabas sila para kumanta, tumugtog ng mga katutubong instrumento at sumasayaw lalong-lalo na sa panahon ng tag-ani at sa panahon ng pagkatanim at pinaniniwalaang ang pagkanta nila ay nagbibigay ng sigla sa lupa upang maging mabunga ang mga pananim. Sila ay mga babae na itinago at ikinulong sa isang madilim na silid ng bahay. Hindi ito pinapaarawan at hindi rin pinapatapak sa lupa dahil tinuturing itong sagrado at halos mistikal. Sa mga pag-aaral at pananaliksi ni Dr. Alika Magos, napag-alaman na ang binukot ay bahagi ng kultura at kaugalian ng mga Panay Suludnon, Panayanon Sulod o Panay Bukidnon, isang pangkating kultural sa kabundukan ng Panay sa Tapas, Kalinog at Lambunaw sa Iloilo at Capiz. Ang katagang binukot ay nanggaling sa salita na bukot na ang ibig sabihin ay itago o ikugli. Malaki ang ginagampanan ng mga binukot sa kultura ng tribong Bukidnon. Tinuturuan sila ng pagkanta ng hinilawot na epikong bayan ng Panay. Ngunit ang papel na ginampanan ng mga Babaylan na sinaunang panahon ay larawan na sadyang may malaking ambag ang naibigay ng mga kababaihan sa lipunan. Sa kasalukuyang panahon, ang usaping GAD ay nagiging mas matibay at mas matinding usapin. Ito ay isang seryosong hamon sa ating lipunan na naglalayo itaguyod ang pantay na pagtingin at pagkilala sa lahat ng kasarian. Dito pumapasok ang papel ng Babaylan bilang mga tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Sa pagtuturo ng mga konsepto hinggil sa GAD, ang mga Babaylan ay nagiging gabay sa pag-unlad ng kamalayan. Sila ang mga guro na naglalantad ng kasaysayan, kultura at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian. Ipinapakita nila ang halaga ng pag-unlad ng kabatiran bilang isang daan upang labanan ang diskriminasyon at pagmamalupit. Isa rin sa mahalagang papel ng mga Babaylan ay ang pagiging tagapagtaguyod ng pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan sa herbal medicine o mga halamang gamot at pag-aalaga ng katawan, sila ay nagbibigay ng alternatibong paraan ng pangangalaga sa kalusugan na may paggalang sa likas na kakayahan ng katawan. Bukod dito, ang mga Babaylan ay nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan at iba't ibang kasarian na manghas at maging matapang sa paglaban sa diskriminasyon. Sila ay nagsisilbing mga modelo ng pagiging tapat sa sariling pagkakakilanlan at pagtanggap sa sariling pagkakaiba. Sa ating kasalukuyang panahon, mas mahalaga kaysa kailanman ang papel ng mga Babaylan sa usaping GAD. Sila ay mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga sulok ng lipunan na minsan ay naisasantabi ang mga tinig at karanasan ng mga kababaihan at iba't ibang kasarian. Sa kanilang mga kamay at kaalaman, buhay ang pangarap ng mas pantay at mas makatarungang lipunan.